takot na tatawin. Kahit ano'y mabot sa papawin, sa nang ako'y pinangakong makakarating. Ikaw lang ay makapili. Hi everyone, this is CK Reyes and welcome back to our YouTube channel. At nagbabalik naman po tayo for another reaction video. But before we begin with our reaction video, I just would like to thank everyone who participated in our pa-contest para makakuha ng 2 tickets for Tala the Film Concert of Sarah Geronimo this coming March 27, 2021. Maraming salamat po sa mga nag-participate, sa lahat po na nag-share, sa lahat po ng mga nag-suporta or sumuporta sa ating pakulo. Maraming salamat po. And a lot of people are asking when are we going to announce kung sino po ang mga winners ng ating pa-contest. Yes, ngayon na po natin i-announce ang winners, but before we announce our winners, mag-react reaction video po muna tayo. At ang reaction video po na ito ay pa-throwback sa performance ni Sarah Geronimo nung siya ay teenager pa. At kasama niya po dito si Mark Bautista at ito ang performance nila na Broken Vow sa mix. So I think sobrang bata pa ni Sarah Geronimo dito, mga 17, 16 or what not, pero mga ganong edad. And I'm very much excited to reminisce and to look back sa performances ni Sarah Geronimo nung bata pa siya. Kasi yun yung mga reasons bakit talaga tayo, diba, na humaling sa kanya yung galing niya nung mga panahong yun up until right now. Yun ang babalikan natin ngayon. So, wag na po natin patagalin pa. Simulan na po natin ang ating reaction video. Let's do this! So, this is Mixed Live Performance of Broken Vow by Sarah Geronimo and Mark Bautista. Sobrang nene pa ni Sarah dito. Galing na nagpa-piano din. Coordination nilang dalawa, yung mga sundot sabay na sabay. To keep some
sabay na sabay yung pag-shift nila to falsetto. Let this promise stand. Brilliant performance. Sobrang galing. Like, this one is perfect. Like, 100% perfect. Wala akong narinig na mali. Wala akong narinig na hindi maganda. This performance is as good as recorded. Grabe, sobrang ganda. To be very, very honest, nakakatakot kumanta ng ganitong arrangement na piano lang yung tumutugtog kasi konting mali mo lang, konting sada lang sa nota, konting tiyok, konting inconsistency, rinig na rinig because piano lang yung narinig mo at walang ibang background, walang ibang accompaniment, but they were able to nail it. Grabe, ang galing. And I'll be very, very honest, guys, ang daming magagaling na singers ngayon, ang daming, siguro sa edad ni Sarah Geronimo na ito, I'm not sure if it's 15, 16, or 17, or 18, I'm not sure, pero may mga ganun ding artists ngayon na kayang bumirit like hanggang langit, kayang mag-project ng boses ng sobrang lakas, kayang bumirit ng sobrang taas, but wala akong nakikita na katulad ni Sarah Geronimo na ganitong level ang maturity ng pagkanta. Ito yung performance na masasabi kong very polished and very sophisticated. And like what I've said, madaming kayang bumirit ng mas mataas sa pagbirit ni Sarah Geronimo nung bata pa siya. Pero wala akong narinig na ganito ka-sophisticated, ganito ka-finesse, ganito ka-pulido na umaawit ngayon. Yun yung difference ni Sarah Geronimo nung panahon niya sa mga singers na bata ngayon. And I think, for me, sobrang underrated ng vocals si Sarah Geronimo when she was young. Kasi I think nung mga panahon yun, very much focused tayo sa biritan, very much focused tayo sa TV-an, but to pull off a performance like this, which requires maturity, sophistication, which requires a lot of emotion, si Sarah Geronimo lang yan. And I think, sa murang edad niya, sa mga panahong ito, nagtunog, matured na siya. Not to a point na tunog matanda yung boses niya, pero in a sense na may lalim, diba? At may hugot talagang pag-awit niya, and sobrang-sobrang impressive ng performance na to. I think mala-level ko talaga siya sa performance ng original singer, si Lara Fabian, when it comes to the techniques, most especially sa mga high notes, parehas na parehas sila dito. Yung emotion, yung pagiging pulido, parehas na parehas sila, same level ni Lara Fabian. And imagine, Lara Fabian is
an international singer. She's very well known. Ang mga nakakatapat niya sila Mariah Carey. And for me, itong level ng performance ni Sarah Geronimo na to, ganung level eh. Kaya sobrang, sobrang impressive talaga. When it comes to the complexity of the song, it's really complex because first of all, yung accompaniment na sinasabayan nila, like what I've said earlier, piano lang. So, konting palpak mo lang, konting sala mo lang, rinig na rinig, pero wala talaga. It was a perfect performance. Tapos, ang maganda pa dito, yung coordination ni Sarah Geronimo at saka ni Mark Bautista. Minsan, masarap may ka-duet, pero minsan may disadvantage kasi kailangan yung mag-sync or kailangan coordinated kayo. But during this performance, sobrang coordinated ni Mark Bautista at saka ni Sarah Geronimo mo to a point na sabay yung falsetto nila, sabay yung taas ng note nila, sabay silang lalakas, sabay silang hihina, and hindi lahat na magka-duet ganon. And I think sobrang connected talaga si Sarah Geronimo at saka si Mark Bautista at sobrang inaral talaga nila kung paano nila aatakihin yung song, kaya sobrang coordinated din ng performance ng to. Pangatlo, I love how nag-build up yung song. Like, in the beginning, sobrang hina, sobrang warm ng pagkakatira ni Sarah Geronimo. Sobrang lambot ng boses niya, yung mga falsetto niya, yung dynamics niya, yung hina nandun. Tapos habang tumatagal, like nag-first chorus kung saan falsetto yung mga high notes, tapos medyo bumigat ng konti sa second stanza, tapos yung second chorus, biglang tumitira na siya, ino-open na niya yung larynx niya, pinapakita na niya sa atin yung strength niya, which is the open larynx belting. Then dumating si bridge kung saan medyo bumaba ulit yung intensity, tapos nung patapos na yung bridge, inakit niyo ulit tapos biglang binaba niyo yung note, tapos nung last chorus na doon na lumabas lahat, doon na lumabas yung giggle ni Sarah Geronimo, and yung ganun niya, diba si Sarah Geronimo may ganun eh, yung gumaganon, yun yung lasap na lasap mo talaga kapag pinapanood mo siya. Gustong gusto ko yung bibirit siya ng controlled, tapos bigla niyang papabukahin yung boses niya, tapos i-control niya ulit, tapos lalagyan niya ng giggle na gano'n. Lasap na lasap talaga. And yun yung nakakakilabot talaga sa performance ni Sarah Geronimo na ito. Also, gusto ko yung birit ni Sarah Geronimo na katunog ng birit ni Lara Fabian at saka ni Celine Dion. Yung part na, now that I... Yun, grabe, sobra. And hindi lahat ng singers kaya yon, madaming magagaling, pero hindi lahat nagtutunog na gano'n. Tatlo lang ang alam kung kayang gumawa nun. Si Lara Fabian, si Celine Dion, at si Sarah Geronimo. At dito, kopyang-kopya kung paano niya tinira or paano tinira ni Lara Fabian yung notes na yon. To a point na mas resonant pa ang pagkakabilada ni Sarah Geronimo. And it was a very hard technique kasi it's a very controlled belt out. Meaning, bumirit ka pero controlled na controlled. Tipong pinasikip mo yung lalamunan mo, tapos i-reach mo yung high note, so isasagad mo yung boses mo dun sa tuktok ng throat mo, pero kailangan controlled kasi hindi pwedeng kumawala ng ganon. Kailangan paipon, papasok yung boses. And it's a really, really complicated technique because it requires a lot of vocal control. Kasi kung hindi mo kayang kontrolin yun, sasabog yung boses mo, titiyok ka. But here, kitang-kita mo, sobrang pulido, sobrang resonant. And majority of the singers, when they belt out, habang tumataas, tumitinis ang boses at parang mas nagiging mataginting. Pero dito, habang tumataas yung boses ni Sarah Geronimo, bumibigat at kumakapal. At sobrang gandang pakinggan, sobrang sarap pakinggan nun. Yun talaga yung highlight ng performance ito. Na to a point na, shucks, magugulat ka. Anong ginawa ni Sarah Geronimo? Paano niya ginawa yun? Parang wala pa ako nalilig masyado na ganun. Kung hindi mo napakinggan yung kay Lara Fabian or hindi ka masyadong familiar kay Celine Dion, magugulat ka. Very unique yung tira na yun. Pero katulad siya ng ginagawa nila Celine Dion at saka na Lara Fabian. So, ganong katalented si Sarah Geronimo. Lumalabas yung totoo niyang boses doon sa last chorus, like yung bukang-buka na boses niya, tapos yung matinis, papangitisin niya ng konti, tapos bigla niyang papapasukin yung boses niya, i-control niya, tapos i-hit niya yung high note na yun. My God.
vocal genius. She's a genius. Hindi lahat kayang gawin yun. At sobrang saludo ako sa performance sa Geronimo. Tapos, hindi mo nakita na nahirapan siya. Even the mouth movement, it was so minimal. Like, hindi bumuka ng sobrang laki yung bibig niya. Eh, di ba kapag uibirit tayo, talagang kita na yung tonsils natin. Pero kay Geronimo, parang normal lang. Hindi man lang bumuka ng sobrang laki yung bibig niya. And ganun yung technique na yon. Even Celine Dion, Lara Fabian, kapag ginagawa nila yung technique na yon, hindi nila masyadong binubuka yung bibig nila. Kasi nga, pag binuka nila yung bibig nila, may tendency na sumabog yung boses. It's either tutunog siya ng sobrang matagliting, or kapag hindi kinaya ng boses mo, magko-collapse po, yung ka. Pero dito, nakuha ni Sarah Geronimo ang tamang timpla. Ang sarap sa tenga. Perfect! That was a perfect note. Ayun. Tapos after nang bumirit-birit doon sa last chorus, bigla naman siyang nag-soften ang voice niya. That's what we call dynamics. Grabe, Sarah Geronimo. Ang galing mo doon. Saludo ako sa'yo. And ito yung mga reasons kung bakit na-in-love talaga ako kay Sarah Geronimo. Yung technicality ng boses niya, yung maturity, yung pagiging finesse, pagiging sophisticated, pagiging polido, that Sarah Geronimo. Again, a lot of singers right now can belt out high notes like to the maximum level, pero wala pa akong nakikita na ganito ka-sophisticated. Ganito ka-bigat yung emotion. Dun sa last chorus, kita ko talagang gigil ni Sarah Geronimo. So, emotional na emotional talaga siya, pero hindi niya pinakawala ng sobra. Kinintin niya para mas maramdaman natin. And another technique yun ng singer. Sometimes, hindi mo kailangan maging magalaw. Hindi mo kailangan i-all out lahat. Kailangan mong kimkimin. Tapos, pag kinimkim mo, lalabas yun sa boses mo at yun yung naramdaman natin sa performance na to. Grabe. Medyo hyped ako kasi sobrang impressed talaga ako sa performance na ito. But, ito na. I-announce na po natin ang ating winner. So, maraming salamat sa pakikinig ng napakahabang comment ko sa performance na ito. Sobrang talagang natuwa lang ako at sobrang enjoy ko itong performance na ito. But, ngayon, i-announce na po natin ang winners ng ating pa-contest for the Tala, the film concert of Sarah Geronimo this coming March 27, 2021. Madami pong nag-participate, madami din pong sumuporta. Meron po tayong dalawang nanalo na at ang nanalo po ay sina Julian Lee and si Faith SG from Facebook. So congratulations Julian Lee and Faith SG. What you need to do is to send me a message on Facebook saying hi to me para ma-flag lang ako na kayo yon. And I will be providing you your tickets. Ibibigay ko sa inyo not later than March 23. So, ibibigay ko po sa inyo yung link ng ating ticket not later than March 23. So, secured na po ang ticket nyo. Congratulations po. Maraming lahat. Salamat sa lahat ng nag-effort, sa mga nag-like, nag-share nung ating mga pa-contest. Maraming salamat po. And there you go. Tatapusin na po muna natin ang ating reaction video. Hanggang sa muli po, maraming salamat. If you like this reaction video, please hit like. If you have questions, comments, or any suggestions, or any recommendations, please comment it down below. And for more videos in the future, please don't forget to subscribe. So maraming salamat everyone, and enjoy the rest of your day. Bye!